US dollar at Philippine peso. Naging 1:1 nga ba ang palitan noon? Ano ang tawag sa unang perang papel na ginamit ng mga Pilipino? Ano ang unang bangko sa Pilipinas? At saan nakuha ng mga Amerikano ang idea sa paggamit ng fiat money o mga perang walang halaga? Subalit ito ay nagkakaroon ng halaga dahil ayon sa batas, ito ay may halaga. Iyan ang ating alamin. Pero bago tayo magsimula, ay baka naman pwedeng pakilike muna natin itong video. Ito ang tinatawag na Philippine Peso Fuerte. Ito ang unang perang papel na ginamit ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Ang mga perang ito ay pinamahagi ng kauna-unahang bangko sa Pilipinas, ang El Banco Español Filipino de Isabel II, na sa kasalukuyang panahon, ito ang Bank of the Philippine Islands o BPI. Ang mga perang papel na ito ay mayroong mga katumbas na halaga sa perang barya na gawa sa pilak at ginto. Subalit bago pa mabuo ang mga unang perang papel na ito, ay gumagamit noon ang ating mga ninuno ng mga perang ginto na kung tawagin ng mga modern day antique collectors sa ngayon ay mga piloncitos. Ang mga piloncitos ay mga gintong barya na sinasabing ginagamit ng mga tao sa Pilipinas noong wala pa ang mga Kastila. Hanggang pinasikat ng mga Amerikano ang tinatawag na fiat money o perang walang katumbas na ginto. Subalit may halaga dahil sinasabi ng batas na ito ay may halaga. Ito ang mga perang kasalukuyan nating ginagamit. Noon kasi ang bawat pera ay may katumbas na halaga ng ginto. Ibig sabihin ay parang katunayan lamang ang mga perang ito na ikaw ay mayroong ginto sa bangko. Ang ideyang fiat money ay nagsimula sa bansang China noon pang 13th hanggang 14th century nang magkaroon ng kakulangan sa metal ang bansang China sa paggawa ng mga pera. Kaya't naisip na lang nila na isulat na lamang sa mga papel ang ilan sa kanilang mga kalakalan. Subalit ang modernong fiat money ay hindi lamang listahan ng mga utang dahil ang mga perang ito ay may kakayahang tumaas at bumaba ang halaga, katulad ng mga ginto. Pero papaano nga ba nagsimula ang mga palitan sa perang papel ng bawat isa? 1:1 nga ba agad ang pera noon? Ito ay nagsimula ng itatag ng United Nations ang tinatawag na Bretton Woods System. Ito ay isang hanay ng mga pinag-isang tuntunin at patakaran na nagbigay ng balangkas na kinakailangan upang lumikha ng nakapirming international na halaga ng palitan ng pera. Sa madaling salita, ay nagkaisa ang bawat bansa na gumamit ng isang pera ng bansa na magiging sentro ng palitan ng bawat bansa. Nang sa ganon, ay mas maging madali ang palitan ng pera sa mundo at ang perang dolyar ang napili ng karamihan dahil ito ang pinakamatatag na bansa noon at ang lahat ng palitan ng pera sa mundo ay ibinabase sa dolyar at ang pagsisimula nito ay hindi 1:1. Dahil ang palitan ay ibinase sa asset ng bawat bansa. Halimbawa, ang dalawang bansang ito ay gumagamit ng parehong currency. Titignan sa dalawang bansa na ito kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang kinikita. At dahil nga mas produktibo ang Amerika, ay mas malaki ang kita nito. Kaya't kung magpapatuloy ang paggamit ng parehong currency, ay tatambak ng tatambak ang pera ng Amerika. Kaya't imbis na idaan sa dami ang kanilang kita, ay pinalalaki na lang ang halaga ng kanilang pera. Iyan rin ang dahilan kaya't magkakaiba ang tawag natin sa pera. Pero dahil nagpatuloy ang malalakas na kita ng Amerika noon, ay nagkaroon na sila ng kakayahan na paramihin ito dahil hindi maaaring palakasin lamang ng palakasin ang kanilang pera dahil may masamang epekto rin ito sa kanilang ekonomiya. Iyan ang dahilan kung bakit ang palitan ng 1:1 ay hindi nangyari sa kasaysayan dahil mayaman na ang mga Amerikano bago pa simula ng palitan ng dolyar sa peso.